Ah, magandang umaga. Kukuha ako ng dalawang pwede. Ikaw pala, tingnan mo to. Uy, Yusu. Halika, pasok. Sige. Heto, sinyo, tingnan mo to. Iyang damit na hawak mo, halos kamukha rin ito. Pero pag wholesale, mura lang, pwede mo pang tubuan. Yung babae kanina, ganito rin ang binili. Gusto mo? Mana, pahingi ng sampu nito. Sige. Hindi ganun kaganda ang kalidad. Imitasyon ba ito? Ano ka ba? Eh ano naman pong imitasyon yan? Hindi mahalataya ng mga customer. Pwede mong ihalo yan sa original. Naku, kikita ka nung malaki. Oh, sige. Manang, yung original na lang. Ah, sige. Heto, oh. Maganda ang pagkakagawa niyan. Maganda rin ang material. Komportable pang isuot. Eh, magkano naman po ito? 218. Ah, Manang, gawin yung 150 ang halaga. Kukunin namin o ano? Puro original lang tinitinda namin. Yun talaga ang presyo. Huwag nga lang. Teka, sandali. Gusto ko talagang makabenta pero hindi ko kayang ibigay sa presyong gusto nyo. Ganito, pwede kong ibigay sa inyo ng 210. Hay, Manang. Narinig mo naman, di ba? Kukunin namin kung 150. Mm. Kung hindi, sa iba kami bibili. Pero dito, sulit ang ibabayad nyo. Kahit ikumpara nyo pa ang pagkakagawa at ang material, iba talaga. Huwag na, di ba? Alin na lang. Sandali. Kumusta? Ikaw pala. Kumusta ang negosyo? Yan lang ang kinita natin. Kukunin ko lang ang motor. Mm. Anong problema? Sira na naman. Ipagawa mo bukas. Kumusta, Haipeng? Ikaw pala, Lynn. Lynn! Oh, sira ba motor mo? Oo, laging naman eh. Lynn, bumili ka ng bagong kotse? Kakakuha pa lang. Ayos ba? Taka, gusto niyo bang sumabay? Ihahatid ko na kayo. Huwag na. Nako, huwag na kayo mahiya. Sumabay na kayo. Salamat na lang, huwag na. Sigurado kayo? Oo, salamat. Huwag na. Ay, sige, alis na ako. Sige. Tayo na. Ay, tuloy-tuloy lang ang paglago ng negosyo ni Lynn. Bumili siya ng bagong bahay. Ngayon naman bagong sasakyan. Ay, tayo ano? Pag hindi tayo nakaisip ng paraan, mapipilitan tayo magsara. Hoy, dahan-dahan naman! Isang siya na nagmamadali ako. Mrs. Liu, ang mga damit nyo. Ingat kayo. Salamat. Walang anuman. Ingat kayo. Sinyo, kumusta naman ang negosyo mo? Gaya pa rin po ng dati. Sinyo, po? Alam kong tapat kayong mag-asawa. Pero, sa totoo lang, hindi maganda yun kung may negosyo ka. Sabi ko na sa'yo noon, di ba? Kung lagi kayong masyadong tapat, hindi kayo kikita ng malaki. Kailangan nyo maging baluktot. Mrs. Liu, naiintindihan ko kayo. Pero ang magbenta ng peking produkto, hindi yun kayang dalhin ng konsensya ko. Konsensya? Ay. Magkano ba ang halaga niyan? Sa panahon ngayon, kung gagamitin mo yun sa negosyo, aba, mababankrupt ka. Sa tingin mo, bakit kayo nagpapakapagod araw-araw sa trabaho? Hindi ba para kumita ng pera? Gusto rin naman naming kumita. Kaya lang kung kailangan... Kaya lang ano? Wala tayong ninanakawan. Kailangan lang natin mas kumita pa. Wala naman ako nakikitang masama ron. Ang pagtitinday gaya ng pagulpi ni Zhongyu kay Huanggay.
Isang manggugulpi at isang nagpapagulpi. Sa panahon ngayon, ang pagkita ng pera ay tunay na abilidad. Wala na silang pakialam kung paano mo nakuha yun. Ay. Sinyo, tingnan mo ang mga perang ito. Masasabi mo ba kung alin ang kinita ko ng may malinis na konsensya at alin ang hindi? Sa mundong ginagalawan natin, ginagawa ito ng lahat. Hindi ka mabubuhay kung magpapaiwan ka. Nag-uumpisa pa lang si Jaja sa primary school. Mas lalo kang mangangailangan ng pera sa inaarap. Kahit hindi ka nag-aalala para sa sarili mo, kailangan mong isipin si Jaja. Kukuha ako ng 20 nito. Ah, sige. Sabi ko sa'yo, nang isang araw, mabenta ito eh. Kukunin ko na. Salamat. Ingat ka, ha? Pure cotton ng bedsheet na ito. Kaya siguradong masarap ang tulog nyo. Sige po, makakaasa kayo. Opo, sige. Hanggang sa muli. Aalis na ako. Sige. Salamat. Walang anuman. Balik kayo, ha? Maganda po ito. Nakakapaya at pag sinuot. At ang mga bato pong yan, tinahe gamit ang kamay. May iba pa ba kayong design? Tignan niyo po ito. Tingin ko bagay na bagay ito sa inyo. Ay, ayoko na isang yan. Ito na po ang pinakamaganda namin. Marunong ka ba talagang magrekomenda? Ang pangit ng taste mo. Hindi ka talaga marunong magbenta ng mga ganito, no? Tignan niyo po ang isang to. Ito po ang pinakasikat na disenyo ngayong taon. Hi, kumusta? Heto, tingnan niyo, ma'am. Napakaganda po nito at mataas ang kalidad ng material. Limited edition pa ang design. Maganda ang design at kulay at mura pa. Ah, wala akong pakialam sa presyo. Halika. Ang gusto ko lang, walang katulad. Huwag kang mag-alala, pangako. Walang ibang may ganito. Heto, tingnan mo. Napakaputi ng kutis mo, kaya mas lalong nagmumukhang mamahalin ng damit. Totoo, gusto mong sukatin? Sige. Halika, dito tayo. Sabi ko na, bagay na bagay sa'yo eh. Alam mo, yung blouse na yan, parang dinisenyo talaga para sa'yo. Sa ganda ng katawan at tindig mo, mas lalong gumanda ang damit na yan. Hindi ko yan basta irerekomenda sa iba. Sige, pakibalot mo na. Sige, halika. Sana makabalik ka. Ang galing niyo, Mrs. Wang. Oh, ibalik mo na ron. Dapat matutunan natin ang ginagawa ni Mrs. Wang. Mr. Tan, mahina po ang comforter business ngayon eh. Ang mga kondisyon niyo rito ay... Hi, Fang. Kung ayaw mo niyan, pwede kong ibigay yan sa iba. Ay, Mr. Tan, hindi po. Inaalagaan niyo ako sa negosyo ko, kaya tatanggapin ko yan. Pero, sana hayaan niyo rin naman po akong kumita.
Ganito gawin natin, bata. Ano? Sa ganito kababang presyo, wala na tayong kikitain. Ang laki pa ng hinihingi niyang komisyon. Ang sabi niya sa akin, basta gawin nating maganda ang packaging at material, pwedeng konting bulak na lang ang ipalaman. Pero magiging pangit naman ang kalidad. Kung itutuloy natin ito, baka hindi kayanin ng konsensya ko. Haifang, sa tingin ko, hindi magandang ideya to. Madaling sabihin yan. Pero habang tumatagal, humihirap ang negosyo. Mahalagang kliyente si Mr. Tan. Ayoko magalit siya. Isa pa, ganun din naman ang ginagawa ng ibang negosyante. Wala tayong pagpipilian. Kumusta? Tuloy po kayo. Nasaan ang may-ari? Sir, may problema po ba? Sandali lang ha. Siya yun. Anong may tutulong ko sa inyo? Ibinenta mo ba to sa kapatid ko? Peke mga paninda mo! Gusto mong pasan ako tong tindahan mo? Anong gagawin natin ngayon? Tingnan natin kung anong nangyayari. Ewan ko. Tingnan natin. Peke raw ang mga itinitinda rito. Paano nyo naman nasabi yan? Puro tunay ang mga paninda namin. Anong tunay? Yung kaibigan ko, taga fashion industry, unang tingin pa lang alam niya ng kinopya sa isang design o isang taon. Binenta mo pa ng 800? Eh, peke naman pala. Ma'am, marami na pong bagong tatak ngayon. Baka nagkamali lang siya. Ito eh. Magsisinungaling ka pa talaga? Sandali, ano to? Hindi ka pa rin namin! Salamat. Nakakahiya ka! Teka, kaibigan! Huminaw ang kabuhay. Hindi mo ko kaibigan! Sino ka ba? Ako, may-ari. Ikaw ang may-ari? Kung may problema ka, pwede naman nating pag-usapan. Ibabalik niyo ba pera namin o hindi? Wapasahin ko itong tindahan niyo! Ibalik niyo ang pera namin! Halika na nga, kaya naman pala napakababa ng presyo nila rito. Kung ayaw niyo ng damit, sige, ibabalik ko ang pera niyo. Pero hindi maganda ang epekto nito sa negosyo ko. Ha! Ngayon naiisip mong epekto sa negosyo mo? Dapat nung una pa lang, di ba? Tama ba naman magbenta kayo ng peke? Ha! Hindi siya mukhang nagtitinda ng mga peke. Wala naman sa itsura yon, hindi mo masasabi. O kayo! Huwag na kayong bumili! Peke yung mga tingda rito! Sinasabi nilang tapat sila, pero dinadayo pala nila tayo. Huwag niyo tayong babalik dito, ha? Ay, nako! Hindi na talaga. Haifa. Ilang taon nang niloloko natin ng mga mamimili. Marami na tayong kinita. Pero madalas, hindi talaga ako mapakali. Pakiramdam ko, sinusuway ko ang konsensya ko. Sa negosyo, kailangan nating maging tapat. Hindi tayo magtatagal kung kikita tayo sa panluloko. Darating din ang araw na malalaman nila ang totoo. Paano tayo magtatagal sa negosyo nun? Naisip ko nga rin ang mga bagay na yan. Ginagaya natin ang mga ginagawa ng iba. At ang puso ko talagang hindi mo palagay. Pero kung magne-negosyo naman tayo ng matapat, kakaunti lang ang pwede nating kitain. Kailangan pa nating maglagay sa mga opisyal. Kaya talagang wala na tayong kikitain. Napakahirap. Kapitan Sob! Binenta mo pa ng 800? Marami bang mga ganito? Kundi konti lang ang pwede kong kolektahing multa. At syempre, hindi yun nakakatuwa. Ay, kalma lang.
Dahil meron pa. May malaking problema sa mga comforter na ibinenta ni Chen Haifang sa Rocking Company. Napakalaki na makukuha natin yung multa mula roon. Talaga? Sige, magkwento ka pa. Teka, anong ibig sabihin nito? Ewan ko, tingnan natin. Kapitan Song. Kapitan Song. Ano pong problema? May natanggap kaming report na nagtitinda kayo ng mabababang uri ng comforter. Ayon sa investigasyon, totoong report. Ito ang resulta. Sige, basahin nyo. Bukod dyan, may report din sa amin na ang ibang tinitinda niyong damit dito ay mga peke. Pero, titingnan namin lahat. Kaya pala, sige, lumabas na kayo lahat! Opisyal na trabaho ng gobyerno to! Bilisan nyo, labas na! Ibarat nyo lahat ng mga peke Hoy, yan. Ikaw! Yes, sir. Ano tinitingin mo dyan? Ilagay nyo sa kahon lahat. Apo, sir. Huwag kayo manood dyan! Ibarat nyo lahat! Dali na! Kapitan Song, baka naman nagkakamali lang kayo. Oo nga po. Pag may nag-report sa akin, kailangan tingnan yun. Meron ba kayong nagawa ng pagkakamali? Kunin nyo pati yung mga nakasabit doon! Bilisan nyo! Hoy! Ikaw! Apo! Lahat yan, nilagay mo sa kahon. Iayos nyo yan. Apo, sir! Kayong dalawa, umakyat kayo. Kapitan Song, tulungan nyo kami. Pakiusap. Pangako, babawi ako sa inyo. Totoo po yun. Tulungan nyo kami kahit ngayon lang. Palampasin nyo na po ito. Utos to sa amin. Kaya naman, kailangan namin sumunod. Siya nga pala, ang closure order ninyo. Pirmahan mo. Kunin mo yung mga nakasabit doon. Yung lisensya, kunin nyo. Opo, sir. Pero... Dalhin nyo sa kotse yung mga kahon na yan. Opo, sir. Shen Haifang, sumama ka sa amin sa presinto. Lakad. Haifang! Haifang! Anong iniintay mo? Tara na! Sa ganda ng katawan, at tindig mo, mas lalong gumanda ang damit na yan. Mga prinsipyo ko'y itinakwil. Nagsinungaling ako para kumita aking budhi. Nawala, pinaliwala ang moralidad. Integridad, dignidad, lahat ng mga ito walang kahulugan sa akin. Nabuhay ako upang pagbigyan ng aking lalong lumalaking magpamundong hinig. Kasakiman at pagnanasa, naglublob doon sa putik ng kasalanan na may mabigat at balisa na puso. Di ko matakas ang tong walang hanggang kadiliman, kayamanan ng lupa, panandali ang kasiyahan. Hindi maitago kahuntagan sa loob. Sabihin mo sa'kin kung bakit napakahirap ang magkaroon ng integridad sa buhay. Anong uri ng mundo ito kung saan ang tao ay tuso? Sabihin mo kung sino ang makapagliligtas sa'kin. Hello? Uy, Jane! Ano? Nakabalik ka na? Ah, sige. Magkita na lang tayo sa reunion.
sa susunod na lang. Konti lang inumin mo. Sige. Halika, Jenny. Doon tayo sa labas mag-usap. Genio, kamusta ang lagay ng negosyo niyo? Ay, doon lang sa labas. Ang tungkol sa lagay ng negosyo namin, mahabang kwento kasi yun. Nung una, naging matapat kami sa negosyo. Nagtrabaho kami na husto, pero walang nangyari. Yung mga nagbibenta ng mga peking paninda ang lalaki ng mga kinikita. Pakiramdam namin, puro kasamaan talaga ang mundo. Totoo yun. Hindi sila makapagnegosyo nang walang halong kalokohan. Ayaw naming manatiling mahirap, kaya ginawa namin ang ginagawa ng iba. Sa mga nakaraang taon, kumita kami. Kaya lang, lagi akong hindi mapalagay. At kung isasama pa ang mabigat na kompetisyon at pag-aaway sa industriya, ang arbitrary taxes ng CCP at pangingikil ng mga opisyal, naging mahirap at nakakabigo ang pinagdaanan namin. Sa mga taong lumipas, marami pala kayong pinagdaanan. Noon, nung mahirap pa kami, hanga ako sa mga mayayaman. Pag yumaman kami, akala ko sasaya ako. Pero ngayong may pera na ako, hindi naman ako masaya. Oo nga. Mas nasasaktan ako at pakiramdam ko may kulang. Minsan iniisip ko kung paano ko matatakasan ang mga nararamdaman ko. Paano ako magkakaroon ng makabuluhang buhay? Genio, totoo ang mga sinabi mo. Nagkaroon din ako ng mga ganyang karanasan. Ha? Huh? Nagtayo kami ng isang shipping company at ng isang restaurant. Marami kaming pinagdaanan. Kung saan namumuno ang CCP, walang pagkapatas o hustisya. Nagkalat ang mga masasamang opisyal, lahat kailangan mong suhulan. Totoo yan. Sa China, ang kumain at mabuhay sa malinis na paraan ay napaka-imposible. Para kumita, kailangan marami kang koneksyon. Kailangan mong manloko at manuhol ng mga opisyal. Mahirap ang buhay rito para sa mga tapat. Kaya lagi kong iniisip noon, bakit ba puno ng kasamaan ang mundo? San ba may hustisya at pagiging patas? Nung lumaon, naniwala ako sa Diyos at nagbasa ng salita niya. Natuklasan kong malinaw na ipinaliliwanag ng mga salita niya ang maraming bagay tungkol sa buhay. Naunawaan ko ang katotohanan at unti-unti ko ring naunawaan ang mga bagay sa mundo ng mga tao. Sa paniniwala sa Diyos, marami tayong mauunawaan sa buhay. Napakagandang balita nun. Tama. May kaibigan akong nagbahagi sa akin ng ebanghelyo. Talaga? Ang sabi niya, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, pati ang buong sangkatauhan. Inaalagaan daw ng Diyos ang mga tao, na pinamumunuan ng Diyos ang kapalaran ng sangkatauhan, at ang tao gagantimpalaan ayon sa ginagawa niya. Nung marinig ko yun, naisip kong napakaganda nun at gusto kong maniwala sa Diyos. Kaya lang, naging abala ako sa negosyo. Kaya sabi ko sa kanila lang, nagulat ako na nauna ka pala. Oo nga. Teka, ang sabi mo, maraming aspeto ng buhay ang malinaw na ipinaliliwanag ng mga salita ng Diyos. Gusto kong magbasa ng mga salita niya. May oras ako ngayong araw. Pag-usapan natin yan. Oo ba? Halika, pwede tayo rin sa bahay namin. Sige. Isasama ko si Haifang. Halika na. Sige. Maraming salamat sa lahat. Jinyu, Haifang, tinanong niyo sa akin kung bakit pasama ng pasama ang mga tao at kung ano ang ugat ng mga hirap natin sa buhay. Una, tignan natin ang sinasabi ng mga salita ng Diyos. Sige. Sina Adan at Eva na nilalang ng Diyos sa pasimula ay mga banal na tao. Habang nasa Hardin ng Eden, sila ay banal. Walang bahid ng karumihan. Bukod doon, sila rin ay tapat kay Jehovah. At wala silang alam sa pagkakanulo kay Jehovah. Ito'y dahil wala silang paggambala ng impluensya ni Satanas, wala silang lason ni Satanas at sila ang pinakadalisay sa sangkatauhan. Sila ay tumira sa Hardin ng Eden, hindi nabahiran ng anumang dumi. Hindi sila naangkin ng laman at may malalim na paggalang kay Jehovah. Kinalaunan nang sila'y tinukso ni Satanas, nagkaroon sila ng lason ng ahas at ng pagnanasa na ipagkanulo si Jehovah at namuhay sila sa ilalim ng impluensya ni Satanas. Isinilang sa isang napakaruming daigdig, ang tao ay labis na sinira ng lipunan. Siya ay inimpluensyahan ng mga etikang pyudal
at tinuruan sa mga dalubhasaan. Ang paurong na kaisipan, masamang moralidad, masamang pagtanaw sa buhay, kasuklam-suklam na pilosopiya, lubos na walang saysay na pag-iral, at napakasamang pamumuhay at mga kaugalian. Lahat ng mga bagay na ito ay matinding nang himasok sa puso ng tao at matinding pinahina at winasak ang konsensya ng tao. Bilang resulta, ang tao ay mas lalong malayo sa Diyos at mas lalong naging tutol sa Kanya. Marinig man nila ang katotohanan, ang mga nananahan sa kadiliman ay hindi mag-iisip na isagawa ito. Ni hindi nakahandang matamo ang Diyos kahit na namasdan na nila ang Kanyang pagpapakita. Papaanong ang isang sangkatauhan na ubod ng sama ay magkakaroon ng pagkakataon sa kaligtasan? Papaanong ang isang sangkatauhan na napakasama ay mabubuhay sa liwanag? Amen. Ngayon naman, manonood tayo ng dalawang video. Mga pagbabasa ng salita ng Diyos. Sige. Halika, manood tayo. Oo. Ginagawang tiwaling ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng edukasyon at impluwensya ng mga pambansang pamahalaan at ng tanyag at dakila. Ang kanilang mga kawalan ng kabuluhan ay naging buhay at kalikasan na ng tao. Ang iniisip lang ng tao ang sarili niya at hindi ang kapakanan ng iba ay isang kilalang makademonyong kasabihan na naitanim sa lahat at naging buhay ng tao. May ilan pang mga salita ng pilosopiya ng buhay ang kagaya rin nito. Tinuturuan ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng mainam na tradisyonal na kultura ng bawat bansa na nagpapabagsak ng sangkatauhan sa isang malawak na kailaliman ng pagkawasak at sa huli lilipulin ng Diyos ang mga tao dahil pinaglilingkuran nila si Satanas at nilalabanan ng Diyos. Ginagamit ni Satanas ang mga kalakarang panlipunan na ito upang dahan-dahang akitin ang mga tao sa pugad ng mga demonyo. Sa gayon, ang mga taong naiipit sa mga kalakarang panlipunan ay walang malay na magtataguyod ng salapi at material na mga pagnanasa. Gayon din ay magtataguyod ng kasamaan at karahasan. Sa sandaling ang mga bagay na ito ay makapasok sa puso ng tao, magiging ano kung gayon ang tao? Ang tao ay magiging ang diablong si Satanas. Ito ay dahil sa anong psikolohikal na pagkahilig sa puso ng tao? Ano ang itinataguyod ng tao? Nagsisimulang magustuhan ng tao ang kasamaan at karahasan. Ayaw nila ng kagandahan o kabaitan, lalo na ng kapayapaan. Hindi nais isabuhay ng tao ang simpleng buhay ng normal na pagkatao. Sa halip, nais na tamasahin ang mataas na katayuan at malaking kayamanan. Hindi nag-aatubiling bigyan ng kasiyahan ang sarili nilang laman. Walang mga paghihigpit, walang mga gapos na pipigil sa kanila. Sa madaling salita, ginagawa ang anumang naisin nila. Sa ganitong paraan, ang tao ay nagiging mas higit na ano? Higit na mas masama. Mayabang, mapagmataas, makasarili, at malisyoso. Wala nang anumang pagmamahal sa pagitan ng mga tao. Wala nang anumang pagmamahal sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Wala nang anumang pagkakaunawaan sa pagitan ng magkakamag-anak at magkakaibigan. Ang mga ugnayang pantao ay puno na ng karahasan. Nais gumamit ang bawat tao ng mararahas na pamamaraan upang mabuhay sa gitna ng kanilang kapwa-tao. Sinasamsam nila ang sarili nilang kabuhayan gamit ang karahasan. Naaabot nila ang kanilang mga posisyon at nakakamit ang sarili nilang mga pakinabang gamit ang karahasan. At ginagawa nila ang anumang naisin nila gamit ang mararahas at masasamang paraan. Hindi ba nakakatakot ang sangkatauhang ito? Napakalinaw ng mga salitang ito. Tama. Ganon nga mismo ang lipunan natin. Ginagamit ng mga tao ang isa't isa para sa pera at sa sariling interes. Totoo Tama. Yan. Ipinapayag ng mga salitang ito ang kadiliman sa lipunan. Mm-hmm. Pero may ilang hindi kumunawaan. Ah. Pakipaliwanag mo sa amin. Oo, sige. Ang dahilan kung bakit madilim ang mundo at ang sangkatauhan ay napakasama ay dahil sa ginawa tayong tiwali ni Satanas. Mm. Gumamit ng kasinungalingan si Satanas para linlangin ang mga tao. Naniwala sila at ipinagkanulo ang Diyos.
nagpailalim sila kay Satanas. Sa loob ng maraming taon, ginamit ni Satanas ang mga kakatuwang, tsorya at kasinungalingan ng mga diablo, mga dakila at mga kilalang tao para linlangin ang sangkatauhan. Tulad ng ateismo, materialismo, ebolusyon, at mga ideyang tulad ng wala pang naging tagapagligtas. Nasa mga kamay mo ang kapalaran mo. Kayang sakupin ng tao ang kalikasan. Yung iniisip lang ng tao ang sarili niya at hindi ang kapakanan ng iba. Namamatay ang tao para sa yaman, tulad ng ibon para sa buto, pera ang nangingibabaw sa lahat. Ang mga kasabihan niya ay kilala sa lipunan. Tama. Gumagamit si Satanas ng mga paraang gaya ng pambansang edukasyon, pagpasa ng kultura, at mga media channel para patuloy na bahayin ng mga tao ng mga tsoryang ito. Kapag tinanggap na ng mga tao ang malasatanas na lason at prinsipyong ito, ikinakaila nilang may Diyos. Ayaw maniwalang ang Diyos ang namumuno sa lahat ng bagay, na tinutustusan niya ang mga tao at pinagyayaman. At di matanggap na unti-unting ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagtubos at pagliligtas sa sangkatauhan at pinangungunahan ng mga tao pasulong. Kinamumuhian ng sangkatauhan ang katotohanang nagmumula sa Diyos at inaayawan ng kaligtasang mula sa Kanya. Namumuhay sa satanikong lohika at filosofiya na nagsasanhi ng malalang katiwalian ng mga tao para sambahin ng pera, katanyagan at katayuan. Para makuha ang mga yun, nag-aaway-away sila, naglolokohan at pumapatay ng kapwa nila. Umaabot sa paglolokohan ng mga magulang at mga anak at ang mag-asawa'y ipinagkakanulo ang bawat isa. Pwede ring maging magkaaway. Kung ganito, mamuhay ang mga tao. Kahit na nakukuha nila ang lahat ng gusto nila, makakaramdam ba sila ng saya o ng ligaya? Hindi. Tama. Kapag ipinagkakanulo ng tao ang Diyos, ayaw makinig sa Kanya at nabubuhay sa kasinungalingan ni Satanas, nagpapailalim sila, sinasaktan at ginagawang tiwali ni Satanas. Ito ang ugat ng kahungkagan at paghihirap ng tao. Alam nyo, dati-rati, itinuturing ko ang mga kasabihan kilala sa lipunan na pansarili kong kasabihan. Pero ngayon nakikita ko may problema sa mga yon. Tama ka. Sa paliwanag mo, ang mga kasabihan yun ay di ka nais-nais, masama talaga. Katulad na lamang sa negosyo. Mahalaga sa mga tao noon ang maging matapat sa lahat ng bagay. Kumikita sila ng may konsensya. Pero baliwala na yun sa mga tao ngayon. Basta nakakahuli ng daga, hindi mahalaga kung itimuputi ang pusa. May kakayahan ka. Hanggat kumikita ka sa anumang paraan. Kaya isang masamang lugar ang mundo. Dahil pinasama ni Satanas ang sangkatauhan. Tama ka. Lalo na sa bansang China, ginagamit ng CCP ang kasinungalingan at karahasan sa pamamahala at isinasagawa ang tsoryang ang kasinungalingang inuulit-ulit ay katotohanan. Ang lipunang Chino ay puno ng kasinungalingan, karahasan at panloloko. Napakarumi nito. Kahit saan may suhulan, katiwalian, pera kapalit ng kapangyarihan, pagtatalo at karahasan. Sa gitna ng mga masasamang kalakaran sa mundo na pinatnubayan ni Satanas at ng CCP, lumubog ang mga tao at nahawa sa kanila. Napilitan silang sumunod sa kalakaran ng lipunan. At sa huli nga, ay nilamon sila at pinarusahan sa impyerno. Xinyu, Haifang, prinopropesiya ng Biblia, ang malalaking sakuna sa mga huling araw na papatay sa lubos na tiwaling sangkatauhang ito. Sa ngayon, nasa mga huling araw na tayo at dumating na ang Diyos upang ipahayag ang katotohanan at iligtas ang tao. Binubuksan ng mga salita ng Diyos ang kanyang planong pamamahala para iligtas ang tao at ang mga misteryo ng buhay sa sangkatauhan. At inilalantad din kung paano pinasasama ni Satanas ang tao, pati na kung paano inililigtas ng Diyos ang tao. Kung ano ang pinakamakabuluhang bagay na itaguyod ng mga tao at ang huling kahihinatnan at hantungan ng sangkatauhan at saka marami pang ibang bagay. Kung lalapit tayo sa Diyos at mas magbabasa ng Kanyang salita, mauunawaan natin ang katotohanan. At malinaw nating makikita ang tunay na mukha ni Satanas. Matatanggihan natin ang masasama at walang katotohanang kasabihan ni Satanas. At mabubuhay sa salita ng Diyos. Sa ganon, makakamit natin ang pagpapala at proteksyon ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, at makakaligtas sa malaking sakuna. Xinyu, Haifang. Hindi ba napakagandang balita para sa ating lahat ang mga salita at gawain ng Diyos sa mga huling araw? Oo nga. Tama. Ngayong narinig kong ipinaliwanag mo yan, nauunawaan ko na walang ibang landas kundi ang manalig sa Diyos. Kung hindi mapapahamak tayo ni Satanas, mas mabuti ang manalig sa Salamat Diyos. Salamat sa Diyos. Oo. Noon, natitiyak ko na ang Diyos ay talagang umiiran. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, mas nakakatiyak na ako ngayon.
Kayang iligtas ng Diyos ang tao mula sa pagdurusa at dalhin ang tao sa liwanag. Kailangan ko talagang maniwala. Salamat sa Diyos. Ang gandang balita. Tama. Kung walang pananalig, kahit anong meron tayo, walang laman ng puso natin. Sa tingin ko, ang pananalig sa Diyos ay mabuti. Salamat sa Diyos. Jiaying, ang libro bang binabasa mo ay talagang salita ng Diyos? Oo. Ito ang mga binibigkas at salita ng Diyos para sa sangkatauhan. Kamangha-mangha ang mga salitang ito. Maaari ba naming hiramin ito para mabasa? Kakaunti ang naiintindihan natin. Pero kung magbabasa tayo ng salita ng Diyos, mas malinaw nating mauunawaan ang mga bagay sa mundo at mas mauunawaan natin kung paano manalig sa Diyos. Shinyu, tama ka. Kung nananalig tayo sa Diyos, dapat nating basahin ang salita ng Diyos. Ang pag-unawa lang natin sa katotohanan ang gagabay sa atin sa pananalig sa Diyos. Ang nagtuturo kung paano sundin ang kalooban ng Diyos at nagpapahintulot sa atin na makamit ang kaligtasan niya. Dalhin niyo na yan at basahin niyong mabuti sa bahay. Kapag binabasa niyo yan at inuunawa niyo, maaari niyo nang ariin ang librong yan. Nakakatuwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oh Diyos, napakarami sa puso ko ang nais kong sabihin sa'yo. Dati akong namuhay sa kasalanan, hindi alam kung paano mamuhay ng makabuluhan. Sa kabila ng mga uso ng mundo, ako'y nahulog sa gilid ng daan at namuhay na parang hayop. Kinamit mo ang iyong mga salita upang buksan ang pintuan tungo sa aking puso. At ako'y bumalik sa iyo. Ang mga salita mo'y katotohanan. Kamakailan sa mga pulong kasama ang mga kapatid natin, nakita ko kung paano sila nagpapatuloy sa pagiging matapat na tao. Kung nagsinungaling sila, nagdarasal sila upang hanapin ang katotohanan. Kaya nilang ilantad at itama ang kasinungalingan nila. Nabubuhay sila ng maginhawa at malaya. Hinahangaan ko sila. Tama. Mula nang manalig tayo sa Diyos, kahit medyo maayos na tayo at hindi na nanlilin lang tulad dati, hindi natin maiwasan ang matukso minsan. Kapag naiisip ko yon, nakukonsensya talaga ako. Alam mo, sa mga nagdaang pulong, tinalakay ang mga salita ng Diyos tungkol sa pagiging matapat. Sa palagay ko, importante ito. Gusto mo bang basahin natin at pag-usapan ng tungkol doon? Oo. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kailangan ninyong malaman na gusto ng Diyos ang matapat na tao. Ang Diyos ay may diwa ng katapatan, kaya't ang kanyang salita ay palaging napapagkatiwalaan. Higit pa, ang kanyang mga pagkilos ay walang kapintasan at hindi mapag-aalinlanganan. Ito ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos iyong mga lubos na matapat sa Kanya. Ang ibig sabihin ng katapatan ay ang ibigay ang inyong puso sa Diyos. Huwag kailanman maging bulaan sa Kanya, maging bukas sa Kanya sa lahat ng mga bagay. Di nagtatago ng katotohanan, di nanlilin lang at nagliligaw. At huwag ipinagmamagaling ang iyong sarili sa Diyos. Sa madaling salita, ang pagiging matapat ay ang pag-iwas sa karumihan sa mga kilos at salita. At di panlilin lang sa Diyos o tao. Ang umasal na kagaya ng isang normal na tao ay ang makipag-usap ng tuwiran. Ang oo ay oo, ang hindi ay hindi. Maging tapat sa katotohanan at magsalita ng akma. Huwag mandadaya, huwag magsisinungaling. Ang aking kaharian ay nangangailangan ng taong tapat, hindi mapagkunwari at hindi mapanlinlang. Hindi ba't ang mga tunay at tapat na mga tao sa mundo ay hindi sikat? Ako ang kabaliktaran nito. Katanggap-tanggap para sa tapat na mga tao na lumapit sa akin. Ako ay nalulugod sa ganitong uri ng tao. Kailangan ko rin ng ganitong uri ng tao. Ito mismo ang aking pagkamatuwid.
kung ano ang magiging kapalaran ng isa sa katapusan, ay nakabatay sa kung siya ay may pusong matapat at kasimpula ng dugo, at kung siya ay may dalisay na kaluluwa. Kung ikaw naman ay isang tao na sobrang pagiging hindi matapat, isang tao na may pusong naghahangad ng masama, at isang tao na may maruming kaluluwa, kung gayon ang tala ng iyong tadhana ay tsak na nasa lugar kung saan ang tao ay pinarurusahan, kung inaangkin mo na ikaw ay napakatapat, ngunit hindi kailanman nakakilos alinsunod sa katotohanan o nagsasabi ng salita ng katotohanan, naghihintay ka pa rin ba na gagantimpalaan ka ng Diyos? Inaasahan mo pa rin ba na itutunin ka ng Diyos na katangi-tangi sa kanyang mata? Hindi ba't ang pag-iisip na ito ay salungat sa katwiran? Nililinlang mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya paanong matatanggap ng tahanan ng Diyos ang isang tulad mo na marumi ang mga kamay? Nung pinag-usapan natin ang salita ng Diyos, nakaramdam ako ng matinding pagsisisi sa sarili. Lalo na nung nabasa ko ito. Kailangan ninyong malaman na gusto ng Diyos ang matapat na tao. Ang Diyos ay may diwa ng katapatan, kaya't ang kanyang salita ay palaging napapagkatiwalaan. Higit pa, ang kanyang pagkilos ay walang kapintasan at hindi mapag-aalinlanganan. Ito ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos yung mga matapat sa kanya. Napagtanto ko na ang Diyos ay banal at matapat. Gusto ng Diyos ang mga matatapat at galit sa manlilinlang. Mga tapat na lang ang tinatanggap sa kaharian ng Diyos. Ang madalas magsinungaling at manlinlang ay hindi makakapasok sa kaharian niya. Ilang taon din na kumita tayo sa pagsisinungaling. Kinalaban natin ang ating konsensya para mandayan ng mamimili kapag nabunyag ang mga kasinungalingan natin. Nakikipagtalo tayo para pagtakpan ng mga ito. Wala na tayong kahihiyan. Nasaan na ang ating pagkatao at dignidad? Haifeng, kung hindi tayo magbabago, mahuhulog tayo sa kapahamakan at papatayin. Hindi na tayo pwedeng patuloy na magsinungaling para kumita ng pera. Maging matapat tayo at sumunod sa hinihingi ng Diyos. Sa ganun, mabubuhay tayo ng payapa at matiwasay at makakamit ang pagpapala ng Diyos. Ano sa palagay mo? Tama ka. Hinihingi ng Diyos na maging tapat tayo at lumakad sa tamang landas, kaya dapat nating tanggapin at sundin yun. Tama. Sa huling ilang taon para kumita ng pera, natuto tayong magsinungaling at manlinlang ng ibang tao. At walang sino mang dapat gumagawa nun. Sa palagay ko rin, kung mananalig tayo, dapat hangarin nating maging tapat. Pero, marahil kaya nating maging matapat sa iglesia. Pero sa tingin ko, hindi ito posible sa mundo sa labas. Napakadilim ng lipunan. Kung wala tayong alam na pandaraya, hindi tayo kikita. Pero kung hindi ako magiging matapat, hindi ako mapapalagay. At kamumuhian ako ng Diyos. Kaya naguguluhan ako. Pinag-isipan ko rin ang mga ganong bagay. Napakahirap magnegosyo sa panahong ito. Kung kikilos tayo ayon sa ating konsensya, baka mahirapan tayo sa pera. Pero magugustuhan ng Diyos at sasang-ayunan niya ang ginagawa natin. Kung magpapakatapat tayo at susundin ang salita ng Diyos, matatanggal ang masama nating disposisyon, makakatakas kay Satanas at maliligtas. Tama ako, di ba? Kung patuloy tayo sa ginagawa natin noon para kumita ng pera, kung hindi tayo tapat, nandadaya at nanlilin lang tayo, mga bigo tayo bilang mga tao. Hindi tayo mapapadalisay at hindi natin makakamta ng kaligtasan at di makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tama ka. Maging tapat tayo kung nananalig tayo. Kung hindi tayo tapat, hindi tayo maliligtas. Bakit pa tayo mananalig? Tama. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ganitong pagbabahagi ay napakahalaga sa atin. Kung ipagpapatuloy natin ito, sigurado akong makakamit natin ang pagsang-ayon ng Diyos.
ano naman ang ikinatutuwa mo? Gandang balita, syempre. Ito. Gustong kumuha ng Weiwa Factory ng 300 kubrikana. Tama ka. Ang galing naman. Tignan mo to. Si Mr. Wee na ang magpapadala sa order. Mas mura sa kanya. Hindi pa tayo nakipagnegosyo kay Mr. Wee kahit kailan. Sana maaasahan siya. Hi, Fang. Sinyo. Nandito pala kayo. Maghalin na kayo rito. Pag-usap po na kayo. Kailangan ko mag-imbentaryo. Sige lang. Hi, sir. Uy, Sinyo. Bakit? May gusto kong hingin pabor sa'yo. Ano yun? Sabihin mo lang. Ang huling pinadala ng mga sapatos ko, may ilang problema. Di ko mabenta. Halos October Golden Week na. Tulungan mo ko i-dispatcha yun sa website mo. Bakit? May problema ba? Mrs. Liu, hindi na kami nagbibenta ng ganung gamit. Kailangan kasi namin maging matapat sa negosyo para makuha ang tiwala ng mga mamimili at mapanatag ang konsensya namin. Konsensya? Sinyo, ngayong nananalig kayo sa Diyos, nagkakaroon ka na ng matayog na paniniwala. Mrs. Liu, tama na. Hindi na kita guguluhin. Mrs. Liu, ang sama ng tulog ng ubo mo. Bakit hindi ka magpunta sa ospital? We're sorry. This ano kayo nangyayari kay Mr. Wee? Please try again later. Puntahan natin siya sa tindahan. Buti pa nga. Ay, tingnan niyo! Ang mga tao niyo ay nadahari! Excuse me. Paan? Pangmanhin. Ang dami ko pa naman binili sa kanila. Sir, anong nangyayari rito? Oo nga. Nag-deposito ka ba at wala nakuha? Oo. Pareho tayo. Paano na ngayon? Ikaw rin? Bakit ayaw niya buksan ng tindahan niya? Anong gagawin ko? Hey, gusto niyo to? Ang bihira naman. Anong gagawin natin? Oy! Huwag na kayong kumatok. Sugarol si Wayne. Napatalo niya ang pera niyo. Matagal na siyang wala. Ano? Tumakas siya? Ano siya pumunta? Babe, paano yung pera natin? Tinakas ba siya? Nawala ang 20,000 ko na gano'n na lang? 100,000 ang utang niya sa akin! Ayaw paghuhin niya yun! Tignan mo, umorder si Wayne ng 100 whole kilt sa akin! At 1/3 pa lang ang nabayaran niya! Loko niyo talaga ako! Ako si Chen Haifeng. Meron ka pa bang wool kilt? Narinig naming meron kang mga wool kilt. Oh. Pwede naming makita? Mr. Gao, ilan pang ganito nyo? Mga 150 pa. Kulang pa yun. Oo, Mr. Gao. May delivery kasi kami bukas. May alam ka bang ibang paraan para makakuha ng 150 pa? Pakiusap. Patawad. Wala na akong materyales. Ha? May iba pa ba kayong binibenta? Oo nga, baka magawa ng paraan. Meron pa akong isang batch dito na pwede makatulong sa inyo. Sinyo, sa tingin ko dapat na natin kunin yung inaalok ni Mr. Gao. Malulutas nun ang problema natin. Pero mababang klase ang mga yun. Sumumpa tayo sa Diyos na magiging matapat tayong tao. Natutukso na naman tayo nito. Paano natin makakamit ang pagsang-ayon ng Diyos? Kailangang mag-isip tayo ng ibang paraan. Kailangan natin makapagpadala bukas. Ano pa bang ibang paraan na magagawa natin? Totoong gusto nating maging tapat. Pero mahirap ang sitwasyon natin ngayon. Kung hindi natin matutupad ang nakalagay sa kontrata, magmumulta tayo. Sinyo, alam mong hindi tayo kadalasan nagbebenta ng peking produkto. Kung ginagawa natin minsan, hindi tayo maapektuhan. Sige na nga. Ngayon lang natin ito gagawin. Pero hindi natin uulitin sa hinaharap. Oo. Hello? Oo. Ano? Lung cancer?
sa inyo. Nagtrabaho ako at nabuhay. Para sa pera. At kumita ako. Hindi ko naisip na... Mrs. Liu. Kumita ako ng maraming pera sa ditamang paraan. At nakuha ko ang sakit na ito. Mrs. Liu. Sinyo. Ano yun? Kapag malapit ka ng mamatay, nauunawaan mo ang lahat. Walang saysay kahit kitain mo ang lahat ng pera sa mundo. Hoy, Shinyo. Tayo na. Sa pagkakasakit ni Mrs. Liu, nagsabi siya ng katotohanan. Haifeng, ang cancer ni Mrs. Liu ay isang babala para sa atin. Oo. Kailangan nating maging tapat na tao. At huwag nang gumawa ng labag sa ating konsensya. Oo. Hindi ako mapanatag sa paraan kung paano natin hinawakan ang negosyo natin sa Weiwa. Siguro dapat nating bawiin ang mga produkto. Naipadala na natin. Paano natin babawiin? Gusto mo bang sabihin ko sa kanila ang katotohanan? Mahinang klase ang ibang produkto at nilinlang natin sila. Hindi tayo naging matapat na tao. Paano tayo mananalangin sa Diyos tungkol dito? Pero kung magsasabi tayo ng totoo, hindi lamang tayo magbumulta. Baka kasuhan pa tayo ng Weiwa. At mas malaking problema yon. Sa ngayon, ganito ang gawin natin. Aminin natin ang kasalanan natin at humingi ng tawad. At huwag na natin gawin ulit. Aba, gising ka pa? Haifeng. Bakit? Nagbabasa ako ng salita ng Diyos. Dapat nating basahing dalawa. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, iniisip mo bang walang mangyayari sa'yo matapos mong mandaya sa salapi? Iniisip mo ba na pagkatapos silang malinlang sa salapi, walang magiging balik sa'yo pagkatapos mong tangayin ang kanilang salapi? Imposibleng walang mangyayari at mayroong katumbas ang mga ginagawa ng tao. Ang ibig sabihin nito, maging sino man sila o naniniwala man sila o hindi na mayroong Diyos, kailangang panagutan ng bawat tao ang kanilang asal at tiisin ang mga ibubunga ng kanilang mga ginagawa. Kung sasali kayo sa panlilinlang at kalikuan sa hinaharap, huwag magkunwaring hindi nakauunawa. Yan ang sadyang paggawa ng mali upang maging higit na nagkasala. Magiging daan lang ito nang pagkasunog ninyo sa apoyo mas malubha pa ang pagwasak sa inyong mga sarili. Alang-alang sa inyong kapalaran, kailangan ninyong hangarin na kayo ay masang-ayunan ng Diyos. Ibig sabihin, yamang kinikilala ninyo na kayo ay kabilang nasa tahanan ng Diyos. Kayo kung gayon ay dapat magatid ng kapayapaan ng isipan ng Diyos at bigyang kasiyahan siya sa lahat ng bagay. Sa ibang salita, dapat may prinsipyo kayo sa inyong mga pagkilos at tumaayon sa mga katotohanang nasa mga ito. Kung hindi ito abot ng iyong kakayahan, ikaw ay kasusuklaman at tatanggihan ng Diyos at itatakwil ng bawat tao. Sa sandaling nahulog ka sa ganoong kahirap na kalagayan, hindi ka na kung gayon maaaring ibilang nakasama sa tahanan ng Diyos. Ito ang kahulugan ng hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Pagkabasa ko sa mga salita ng Diyos,
Nakita kong matuwid ang kanyang disposisyon, banal at di nagpapalampas ng kasalanan. Sinusuklian ng Diyos ang tao ayon sa lahat ng kanyang ginagawa. Nagsisinungaling at nanlilin lang tayo para kumita ng pera. Mapandaya ito at hindi matapat. At kinamumuhian yun ng Diyos. Ang mga madalas magsinungaling ay mga diablo. Kaya pinarurusahan sila sa impyerno. Haifeng, kailangan nating magsisi. Kung puro sarili na lang natin, paano natin matatakasan ang tiwali nating disposisyon at magiging matapat? Tama ka. Alam natin ang katotohanan pero tinalikuran natin. Iniinsulto nun ang ngalan ng Diyos. Mas malaking kasalanan yon. Kailangan isagawa natin ang katotohanan at maging matapat. Salamat sa Diyos. Pumunta tayo sa pabrika at sabihin natin kay Mr. Liu. Sige. Nagtiwala ako sa inyo sa negosyo. Paano ninyo ako nagamandayain? Mr. Liu, naiintindihan namin. Patawarin niyo kami. Sa oras na ito, ibibigay namin ang tunay na produkto. Babayaran din po namin ang paglabag namin sa kontrata. Opo. Inaako namin ang responsibilidad. Tama. Sir, nandito na po ang kotse. Makinig kayo. Mag-usap na lang tayo bukas. May mahalagang bagay akong kailangang asikasuhin. Batames! Malutong na mansanas! Mama, pabili kami. Okay. Brother. Okay. Maraming tao ang nasa pulong. Magbantay kang mabuti. Oo, salamat. Sir. Ito ang bayan. Salamat. Sariwa, brutas! Kahit hindi ko alam ang mangyayari, mas magaan ang pakiramdam ko dahil alam kong sinabi ko kay Mr. Liu ang totoo. Salamat sa Diyos. Ang pagsasagawa ng katotohanan ay may hatid na kapayapaan. Tama. Pagkatapos ng mga naranasan ko, nakita kong ang espiritual kong katayuan ay napakaliit pa. Alam kong gusto ng Diyos ng matatapat na tao at ayaw ng mga mapanlinlang. Dapat sabihin natin ang totoo, hindi dapat linlangin ng Diyos at ang ibang tao. Tama. Sumusumpa ako sa Diyos na magiging matapat na tao. Pero sa sandaling, nasangkot na ang pera sa usapan. Bakit nililinlang ko ang ibang tao nang hindi sadya? Gusto kong paliwanagan niyo ako tungkol dito. Pwede? Sige. Kung hindi nagbago ang mga pananaw natin sa buhay at patuloy tayo sa paghahangad ng kayamanan at mga material na bagay, may kahirapang isagawang katotohanan. Totoo yun. Tama siya. Mga kapatid, totoo yun. Ito ay kaugnay sa likas na kasamaan ng tao at pananaw sa buhay. Malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos ang tungkol dito, kaya basahin natin ang dalawang talata ng salita ng Diyos. Oo. Sige. Ang pera ang nagpapaikot sa mundo ay isang pilosopiya ni Satanas. At ito ay nananaig sa buong sangkatauhan sa bawat lipunan ng mga tao. Maaari niyong sabihin na ito ay isang kalakaran dahil ang kasabihang ito ay ibinahagi sa lahat ng tao sa buong mundo at ngayon ay nakatanim na sa kanilang puso. Habang ikaw ay nagbabago mula sa pagtutol sa popular na kasabihang ito hanggang sa pagtanggap dito sa huli bilang katotohanan, nahuhulog ng buo ang iyong puso sa pagdakma ni Satanas. At dahil doon, ikaw ay nabubuhay sa pamamagitan nito ng hindi sinasadya. Hanggang saang antas ka na ba na apektuhan ng kasabihang ito sa iyong buhay? Maaari mong malaman ang tunay na daan. Maaari mong malaman ang katotohanan, subalit ikaw ay walang kapangyarihang itaguyod ito. Maaari mong malaman ng malinaw ang salita ng Diyos, ngunit hindi mo gusto na magbayad ng kabayaran nito. Hindi gusto na magdusa upang mabayaran ang kabayaran nito. Sa halip, mas gugustuhin mong isakripisyo ang iyong sariling kinabukasan at kapalaran upang kalabanin ng Diyos hanggang sa katapusan. Ano man ang sinasabi ng Diyos, ano man ang ginagawa ng Diyos, gaano mo man mapagtanto na ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo ay malalim at dakila, matigas ka pa rin mananatili sa landas at binabayaran ang halaga ng kasabihang ito. Ibig sabihin, ang kasabihang ito ay kinokontrol na ang iyong pag-uugali at ang iyong mga saloobin. At mas gugustuhin mong ang iyong kapalaran
ay nakokontrol ng kasabihang ito kaysa isuko itong lahat. Ginagawa ito ng mga tao. Sila ay nakokontrol ng kasabihang ito at namamanipula nito. Hindi ba ito ang epekto ng pagtiwali ni Satanas sa mga tao? Hindi ba ito ang pilosopiya at tiwaling disposisyon ni Satanas na nag-uugat sa iyong puso? Amen. Iniisip lang ng tao ang sarili niya at hindi ang kapakanan ng iba. Ipinahayag ng isang pariralang itong ugat ng suliranin. Ang lohika ni Satanas ay naging mga buhay ng mga tao. At anuman ang kanilang ginagawa, para lang ito sa kanilang sarili. Iniisip ng lahat, iniisip lang ng tao ang sarili niya at hindi ang kapakanan ng iba. Ito ang buhay at ang pilosopiya ng tao at kinakatawan din ito ang kalikasan ng tao. Iniisip lang ng tao ang sarili niya at hindi ang kapakanan ng iba ang pahayag na ito ni Satanas, ang malinaw na laso nito. At kapag isinabuhay ito ng tao, ito ay nagiging kalikasan ng tao. Ang kalikasan ni Satanas ay nailalantad sa pahayag na ito. Lubos nitong kinakatawan ito. Ang lasong ito ay nagiging buhay ng tao at nagiging saligan ng kanyang pag-iral. Ang sangkatauhan na ginawang tiwali ay patuloy na pinangingibabawan ito sa loob ng libu-libong taon. Ang lahat ng ginagawa ni Satanas ay para sa sarili nito. Gusto nitong lampasan ng Diyos, makalaya sa Diyos at hawakan mismo ang kapangyarihan at taglayin ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Matapos gawing tiwali ni Satanas ang tao, naging mapagmataas sila at mayabang, makasarili at mababang uri, at iniisip lamang ang kanilang kita sa makatuwid. Ang kalikasan ng tao ay kalikasan ni Satanas. Amen. Amen. Ganun nga yun. Natumbok ng mga salita ng ipinakikita nito kung paano sinisira ni Satanas ang sangkatauhan at kung paano nagiging kalikasan ng mga tao ang pilosopiya at mga laso ni Satanas. Tama. Bakit napakasama ng sangkatauhan at napakatiwali? Iyon ay dahil pumapasok sa mga puso ng mga tao ang pilosopiya ni Satanas at nagiging kalikasan ng mga tao. Iyan ang totoo. Malinaw rin na sinasabi ng makapangyarihang Diyos ang lubos na katiwalian ng sangkatauhan. Ipinakikita nito sa atin kung paano tayo nilinlang ng mga pilosopiya at laso ni Satanas. Tama ka. Oo nga. Oo, ganun nga talaga yan. Halimbawa, iniisip lang ng tao ang sarili niya at hindi ang kapakanan ng iba. Namamatay ang tao para sa kayamanan tulad ng ibon sa patuka. Isa pa, pera ang pinakamahalaga sa lahat. At ang hindi puro pera ang lahat, pero kung wala ito, wala ka rin. Oo. At saka, hindi pinahihirapan ng mga opisyal ang mga taong may dalang regalo. At marami pang iba. Oo. Ang taong walang pagkukunan ng pera ay tulad ng kabayong walang sobrang dayami. Oo. Lahat tayo, naririnig at ginagamit ang mga kasabihang iyon, hindi ba? Oo. Tama ka. Madalas natin sabihin, hindi ko mabilang kung gaano karaming beses kong sinabi ang mga ito. Oo, tama. Pinatutunayan nito na ang mga pilosopiya ni Satanas at mga lason ay naging saloobin na at kalikasan ng sangkatauhan. Kung saan, binaluktot ang pananaw ng sangkatauhan sa buhay at moralidad. Ganito pinasama ni Satanas ang sangkatauhan. Oo, tama. Totoo nga yan. Ganoon nga. Ngayon, sinasamba ng lahat ng tao ang kayamanan, katanyagan at katayuan at masayang naglulublob sa kasalanan. Lahat ay naging masakim, nakikipagsabwatan at malisyoso. Para kumita at protektahan ang interes nila, tinatraydor nila ang iba at ginagawa ang kahit ano. Totoo nga yan. Gano'ng karaming tao ngayon ang nababahala sa kanilang reputasyon, pati sa kanilang konsensya at pagkatao. Siyang tunay. Totoo ito. Sinasabi nila, magkano ba ang halaga ng konsensya? Ang kahirapan ay mas malala pa sa prostitusyon. Meron pa. Kung binibigyan niya ako ng pera, siya ang aking ama. Kung pinakakain niya ako, siya ang aking ina. Tama. Ito ang pinakamagandang katibayan ng lalim ng katiwalian ng tao. Oo. Kahit alam ng mga taong mali na mamuhay sa ganitong paraan, wala silang lakas na takasan yun. Pag may nangyayari, sinusunod nila ang tawag ng kanilang laman. At handang gawin ng kahit ano para sa kayamanan, katanyagan at personal na interes. At ano ang resulta? Nagiging mas lalong buktot ang tao. Nawawala na sila ng konsensya at kabaitan. Nabubuhay na bilang mga diablo kaysa mga tao.
Ito ang mga kinahinatnan ng lahat ng katiwalian ng sangkatauhan na nilikha ng mga pilosopiya ni Satanas. Tama. Oh, totoo yun. Oo. Naiintindihan ko. Hindi ko maisagawa ang katotohanan pag may problema ako dahil iginapos ako at pinigilan ng kalikasan ni Satanas. Paano ko mababago ang aking masamang disposisyon? Paano ko aalisin ang mapanlinlang na masamang kalikasan? Gusto ko pang pag-usapan ng tungkol dyan. Kailangan natin ang patnubay sa usaping ito. Ipinahayag na makapangyarihang Diyos ang katotohanan at isinasagawa ang paghatol upang malutas ang masamang disposisyon at kalikasan ng tao. Tama. Ipinahayag na niya ang maraming aspeto ng katotohanan tungkol sa kung ano ang katotohanan at ano ang kasinungalingan. Ang mga positibo at negatibong bagay at paano pinadadalisay at iniligtas ng Diyos ang tao. Nang sa gayon maunawaan ang lahat ng katotohanan, malaman ang mabuti't masama. Matakasan ang masamang disposisyon at ang nanggagaling kay Satanas. Kumilos ayon sa salita ng Diyos at mamuhay bilang tunay na tao. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Marami ng mga kapatid ang nakaranas ng paghatol ng Diyos. Sumailalim sila sa pagpipino, mga pagsubok, kabiguan at problema. At nakita nila na ang ugat kaya nagkakasala ang mga tao ay dahil tinanggap nila ang mga pilosopiya at laso ni Satanas na lumikha sa masama nilang kalikasan. Kung saan ginawa silang mapagmataas pa importante sa kim at mapanginlang at nagtulak sa kanilang magkasala ng madalas at mahulog sa kadiliman. Sa makatuwid, kinasusuklaman nila si Satanas at ang lohika at kamalian nito. Amen. Nakikita nila na ang katotohanan lang ang magdadalisay sa tao at magiging buhay nila. Ang Diyos lang ang magliligtas sa sangkatauhan at magbibigay ng perpektong hantungan. Amen. Amen. Salamat sa Diyos. Kaya nga nagagawa nilang tanggapin at sumailalim sa paghatol at pagkastigo ng Diyos. Pasukin ang tamang landas ng pananalig at tahakin ang tamang landas ng kaligtasan. Ang mga ito ang mga epekto ng pagdanas ng paghatol ng mga salita ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Totoo nga yan. Oo. Dumaan tayo sa paghatol ng salita ng Diyos at nakita natin na masyado na tayong pinasama ni Satanas. Tama. Ang kalikasan natin ay mapanlinlang, makasarili at sakim. Pero hanggat sinasagawa natin ang katotohanan, magagawa nating baguhin ang mga disposisyon sa buhay. Amen. Salamat sa Diyos. Alam niyong lahat na dati akong nasa negosyo ng hardware. Tapos para kumita ng malaki, gaya ng lahat ng negosyante, hinalo ko ang mga peking produkto sa mga tunay na produkto. At totoo, kumita talaga ako. Nang manalig ako sa Diyos, medyo napabuti ako dahil inusig ako ng budhi ko. Nang nagbasa ako ng salita ng Diyos, natanto kong matapat ang diwa ng Diyos. Gusto ng Diyos ng matapat na tao at matatapat lang ang maliligtas at makakapasok sa kanyang kaharian. Tama. Amen. Kaya sumumpa ako sa Diyos na mula noon, magnenegosyo na ako ng matapat at di naman loloko gamit ang peking produkto. Salamat sa Diyos. Pero may mga malaking order minsan, mapilit na customer. At takot akong mawalan ng kliyente kapag nahuli ang delivery. Kaya hinahaluan ko ng peke para umabot sa bilang. Bawat pagkakataon, sumumpa ako tapos itinanggi ko. Paulit-ulit ako nagsisinungaling sa Diyos, lumaki ang kadiliman sa puso ko. Inusig at sinisi ako ng budhi ko. At wala akong masabi kapag nagdarasal. Dinaanan ko rin yan. Anong nangyari? Oo. Di nagtagal, nakita ng dalawang kliyente kong ilang peking produkto. Kaya sinigil nila ako, ininsulto at inakusahan. Nahirapan ako at labis na nagsisi. Natanto kong dumating sa akin ang pagdisiplina ng Diyos na dinaya ko ang budhi ko at pinagbayaran ko lang. Kaya nagdasal ako ng umpisal, sinuri ang sarili ko. At sumumpa na hindi ko na pagtataksilan ang budhi ko at ang katotohanan. Salamat sa Diyos. Binasahan ako ng mga kapatid ng salita ng Diyos na para sa kalagayan ko. At binigyan ako nito ng daan na isagawa. Talaga? Basahin mo naman Pwede bang basahin mo sa amin? Sige, sabihin mo. Ibasa naman po. Sister Jen, babasahin ko. Okay. May pinakasimpleng paraan upang mapalaya ang sarili mula sa ganitong katayuan. Ang magpaalam sa dating paraan ng pamumuhay. Ang magpaalam sa dating mga layunin sa buhay. Ibuod at suriin ang dating estilo ng pamumuhay. Pilosopiya, mga pagsusumikap, mga pagnanais at mga pamantayan. At pagkatapos, ay ihambing ang mga ito sa kalooban at mga hinihingi ng Diyos sa tao. At tingnang mabuti kung alinman sa mga nabanggit na mga paraan, layunin at estilo ng pamumuhay ay alinsunod sa kalooban ng Diyos at mga hinihingi ng Diyos sa mga tao. Kung mayroong alinman sa mga ito ang naghahatid ng mga tamang prinsipyo sa buhay,
nagdadala sa isang tao sa isang mas malaking pagkaunawa sa katotohanan at hinahayaan siya na mabuhay ng may kabutihan at pagiging kawangis ng tao kapag paulit-ulit mong sinisiyasat at maingat na sinusuri ang iba't ibang layunin sa buhay na kinakamit ng mga tao at ang kanilang sari-saring magkakaibang paraan ng pamumuhay, matutuklasan mo na ni isa sa kanila ay hindi akma sa orihinal na layo ng manlilikha ng kanyang likhain ng sangkatauhan. Lahat ng ito ay naglalayo sa mga tao mula sa dakilang kapangyarihan at pangangalaga ng manlilikha. Lahat ng ito ay mga hukay na kinababagsakan ng sangkatauhan at siyang naghahatid sa kanila sa impyerno. Matapos mong makilala ito, ang tungkulin mo ay isang tabiang yung lumang pananaw sa buhay manatiling malayo sa sari-saring mga patibong. Hayaan ng Diyos na mamahala sa iyong buhay at magsaayos para sa iyo. Subukan lamang na magpasailalim sa mga pagsasaayos at paggabay ng Diyos na magkaroon ng walang pagpipilian at maging isang tao na sumasamba sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Wow. Nakakamangha mga salita nito. Totoo nga. Matapos kong basahin ito, sinuri ko ang aking sarili. Alam kong gusto ng Diyos ang matapat na tao at silang makakapasok sa kaharian ng langit. At sumumpa ako na maging matapat. Kaya bakit hindi ko maisagawa? Bakit? Alam ko naman na nasusuklam ang Diyos sa panlilinlang at pandaraya. Kaya bakit hindi ko maiwaks ang tawag ng laman? Para saan ba talaga ako nabubuhay? Ano ba talaga ang minahal ko? Ano ba talaga ang hinanap ko? Noong ko nakita ang pera ang pinakamahalaga, pera ang nagpapaikot ng mundo, ang mga pilosopiya at lasong ito ni Satanas ay nag-ugat ng malalim sa puso ko. Napinanghawakan ko bilang mga kasabihan ko na inilagay ko ang pera ng mas mataas sa lahat. Nananalig ako sa Diyos para lang pagpalain at biyayaan. Hindi ako nakatutok sa salita ng Diyos o sa pagtanggap at pagsasagawa ng katotohanan. At hindi ko inunang tagubili ng Diyos sa sangkatauhan. Paano ako naging mananampalataya ng Diyos? Sa loob ng 2 taon, napagtanto kong ang pananalig ko sa Diyos ay hindi mahalaga sa akin. Nakatutok pa rin ako sa pansarili kong interes at kayamanan. Kumita ako ng pera. Pero anong halaga nun? Marami akong material na bagay kaysa noon. Pero walang kapayapaan sa puso ko. Inuusig at sinisisi ako ng budhi ko. At nabuhay ako sa kahungkagan at pagdurusa. Oo. Totoo nga. Tignan niyo ang mga opisyal ng gobyerno, artista, mayayaman at mga sikat. Magaganda ang katayuan. May pera, may kayamanan, mga magagarang kotse at mansyon. Pero hindi ba namumuhay pa rin sila sa kahungkagan at pagdurusa? Tama. Tama. Ganun nga. Habang mas maraming pera at kaginhawahan ng tao, mas nagiging masama sila. Nagahanap sila ng aliw, nagpapakasasa sa pagnanasa, nagdodroga, at marami sa kanila nagpapakamatay. Totoo lahat yun. Tama. Tama. Naiisip ko lang, ang pera, katanyagan at katayuan ay nagbibigay sa tao ng pansamantalang kasiyahan. Pero hindi nila kayang ibigay sa iyong tunay na kaligayahan. At hindi maibibigay sa iyong perpektong hantungan. Totoo yan. Malapit nang sumapit sa atin ang malaking sakuna. At kung hindi pa rin tinatanggap ang katotohanan, kung hinahangad ko pa rin ang pera, katanyagan at katayuan, alam kong tatanggalin ako ng Diyos. At mahuhulog ako sa kapahamakan. Tama totoo, yan. Tama yan. Lalo tuloy akong natatakot. Nakikita ko kung gaano ako pinasama ni Satanas. Gaano kalalim ang mga pilosopiya, lohika, prinsipyo ni Satanas na nag-ugat sa puso ko. At paano naging kalikasan ko. At pag di ko hinanap ang katotohanan, hindi ko na malilinis ang sarili ko sa mga masamang disposisyong ito. Kaya paano ko makakamit ng kaligtasan? Tama. Oo nga. Ganyan natin dapat suriin ang ating mga tama sarili. Ka. Matapos yun, muli ako nagdasal sa Diyos at sumumpang babaguhin ang sarili ko. Amen. Isinagawa ang pagiging matapat ayon sa salita ng Diyos. Tinanggap ang pagsusuri ng Diyos at hindi na nanlinlang. Minsan may mga taong umorder ng mga peking produkto, umasang kikita sila. At natukso ako.
Pero nagdasal ako sa Diyos. Hinanap ko ang katotohanan at nakita ko sa mga salita ng Diyos na nagbigay sa akin ng lakas na madaigang tukso at panghikayat ng pera. Salamat sa Diyos. Kaya nga ito. Tama ka. Dahil ito sa patnubay ng Diyos. Hindi na malaki ang kinikita ko dahil malinis kong pinatakbong negosyo ko. Pero mas marami akong parokyano. At ang mas mahalaga, may kapayapaan at kapanatagan ako dahil sa pagsasagawa ng katotohanan at pagiging matapat. Amen. Sa pagiging tulad nito, nararamdaman ko na marangal ako't matuwid. Kapag may protection ka at pagpapala ng Diyos, yun ang tunay na kaligayahan. Salamat sa Diyos. Tunay kong naranasan na kayang dalisayin at baguhin ang mga salita ng Diyos ang tao. Amen. Kung isinasagawa natin ang mga salita ng Diyos at tinatanggihan ang mga pilosopiya at lohika ni Satanas, makakatakas tayo sa pagpapahirap ni Satanas at makakamit natin ang proteksyon at mga pagpapala ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ang maranasan ng ganito, ang gawain ng Diyos ay napakapraktika. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa pagbabahagi niyo ngayon. Alam ko na kung paano itaguyod ang katotohanan upang lutasin ang aking kasakiman at panlilinlang. Tama. Ang gawain ng Diyos ay napakapraktikal. Sa pagtanggap at pagsasagawa lamang ng katotohanan, tayo makakatakas sa pagkontrol ng mga prinsipyo ni Satanas at mapapadalisay ang mga tiwali nating disposisyon. Amen. Ang mga nagkamit lamang ng katotohanan at buhay, ang nagkamit na ng kaligtasan at ng pagsang-ayon ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naramdaman ko rin na sa pagsasabuhay lang ng katotohanan at ng salita ng Diyos, mararanasan natin ang kapayapaan at kaligayahan. Kapag nagkamit tayo ng kayamanan, katanyagan at katayuan, hindi tayo nabubuhay ng masaya at ang mga espiritu natin ay hungkag at nagdurusa. Salamat sa Diyos. Napakarami kong nakamtan ngayon dahil sa patnubay ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Nakinabang din ako sa pagbabahagi natin ito. Napagtanto ko na tinanggap ko ang gawain ng Diyos. Pero sa salita lang, dahil ang had ko pa rin makilala at yumaman, hindi ako tumututok sa paghahanap sa katotohanan. Pero malino ko nang nakikita ngayon na dapat akong maging tapat sa pananalig ko. Totoo. Tanggapin ang katotohanan at isagawa ito upang makatakas sa panlilinlang ko at pagpapanggap at maging matapat na taong sinasangayunan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda yan. Kung matapat tayo at sumusunod sa salita ng Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos. Amen. Tama, ngayon may landas na tayo sa pagiging tunay na matapat. Amen. Pakasunod natin ang may salita tayo ng Diyos. Kahanga-hanga. Salamat sa Diyos. Pinahahalagahan ko ang pakikipagnegosyo sa mga taong matapat. Ang ginawa niyong pag-amin sa pagkakamali niyo at pag-ako sa responsibilidad ay isang pambihirang katangian. Ang mga taong katulad ninyo ay napakahirap makita. Kaya, bibigyan ko kayo ng 3 araw. At kung mapapalitan niyo ang mga peking produkto, hindi ko na palalakihin ang nangyari. Salamat. Salamat, Mr. Liu. At sa susunod, pag may kailangan kami sa pabrika, sa inyo kami lalapit. Mabuti. Mabuti. Salamat sa tiwala niyo sa amin. Maraming salamat po. Walang alaman. Sa pagiging matapat ayon sa salita ng Diyos, nababawasan ang pagsisinungaling natin. Amen! Nagagawa rin nating maging mas dalisay at bukas sa mga kapatid natin. At ihayag ang nilalaman ng mga puso natin. Tama. Sinasabi ng mga hindi nananalig na matapat tayo at gusto nila tayong kanegosyo. Tama niya. Nararamdaman kong mas panatag ako at payapa ngayon. Apo rin. Salamat sa Diyos. Naranasan ko na ang salita ng Diyos ang katotohanan. Amen. Ang mamuhay ayon sa mga salita niya ay kahanga-hanga. Mabuti ang Diyos. Tama ang sinabi mo. Totoo lahat. Salamat sa Diyos. Noon ang akala natin,
pagiging matapat sa mundong ito ay hindi uubra. Tama. Ngayon, alam na natin na mali. Ang ganoong klase ng pananaw, hindi mapanghahawakan. Kapag namumuhay tayo sa mga pilosopiya ni Satanas, isinasabuhay natin ang sa demonyo at hindi sa tao. Tama. Ang pagiging matapat ay pagtahak sa tamang landas at paggamit natin sa proteksyon ng Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Natutuwa at pinagpapala ng Diyos ang mga taong laging matapat. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. May ganito tayong pag-unawa at pagbabago ngayon dahil sa pagliligtas ng Diyos sa atin. Amen. Mga kapatid, may ilang salita ng Diyos na gusto kong basahin natin. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, habang nabubuhay ang mga tao sa mundong ito, habang nabubuhay sila sa ilalim ng impluwensya ng katiwalian ni Satanas, imposible silang maging matapat na tao. Mas lalo lamang silang magiging mapanin lang. Kaya maaari pa tayong mabuhay sa mundong ito kung magiging matapat tayong tao sa lahat ng oras. Babaliwalay ba tayo at hindi mahalagahan ng iba? Hindi. Mabubuhay tayo tulad ng natali dahil hindi tayo umaasa sa paglilinlang para makakain ng pagkain o magkaroon ng matahang na kailangan natin sa paghinga. Sa halip, umaasa tayo sa hinga at buhay na bigay ng Diyos sa atin para mabuhay tayo. Kaya lang, tinanggap na natin ang mga katotohanan na sa kasalanan ng Diyos. At mayroon tayong mga bagong patakaran kung paano tayong nabubuhay, mga bagong ikisa sa buhay. Nakahantong sa mga pagbago sa parayan ng ating buhay. Kaya lang pinagbago natin ang ating mga pamamaraan at paraan ng ating pamumuhay para bigyan kasiyahan ng Diyos at ang maghimad ng kaligtasan. Walang anuman dito na may kaugnayan sa pagkain, pananalit at tirahan ng katawan. Ito ang ating espiritual na pangangailangan. Amen. Salamat sa Diyos. Ito ang hinaharap na direksyon. Yung mga katanggap ng mga pagbigas sa lasasabing Diyos ay magtatakaw ng landas na lalakaran sa lupa. At maging sila na rin mga misyante o maging mga sinipiguman o mga tagapagturo o mga tagagawa. Yung mga wala sa salita ng Diyos ay mahihirapan kahit sa isang paghakbang at sila ay napipilitan ka na namin ng tunay na landas. Ito ay sa katotohanan maaabot mo ang buong mundo. Kung wala yun, wala kang mararating. Amen.